Hello guys, magandang araw na naman sa inyo lahat. So ngayong araw na to guys, may bago na naman tayong uumangan. Ang tawag dito guys is mass tool cordless hammer drill. Okay, so meron siyang 25 clutch, may 3 functions, screw, tos drill, tsaka pang semento hammer. Okay, so guys, bago ako magsimula dito is doon may nakita ko sa YouTube na ginamit niya tong drill na to para sa pang wrench. So ang drill guys, hindi naman to wrench. Okay, meron tayong tinatawag na cordless wrench. Pero ito, ang cordless wrench kasi is ginagamit talaga siya para to sa mga pantanggal ng mga screws, yung mga bolts. So ayan. So start ko na guys kasi maiksi lang naman tong video. So ayan, itong battery niya guys, medyo malaki to. Gusto ko lang i-testing, itignan dito yung voltahe niya kung gaano kalaki. So lahat naman guys ng drill, inuulit ko, hanggang 20 volts siya. Okay, so itong baterya na to is 20 volts, so good na good siya. Okay, so saksak na natin siya sa ano, sa ating cordless na unit, yung ano, ng ating drill. So ayan, ayan yung reverse. So dun sa kabila is yung sa kabila is forward, dyan is speed 1 and 2. Okay, and then ayan yung forward. Tapos testing na rin natin yung ating yung mga screws natin. Mag-i-screw kasi tayo. So ayan, meron tayong half inch na screw, tapos 1/2 inch, tapos isang mataba na 1/2 inch. Okay, and then ayan, tinesting ko na yan guys, bumaluktot na yan yung aking ano na yan, yung pang semento ko na yan, bumaluktot siya dun sa matigas na semento. So kung ma-recall nyo guys, yan yung ginagamit ko na 1/8 dun sa semento. Then numiram ako ng 10mm, tsaka 12, tsaka 13mm dun sa kapitbahay namin. So yun lang yung mapapakita ko sa inyo. Kasi itong ano na to, itong video na to para dito sa drill na to is talagang pinwersa ko siya. Kung malakas ba talaga siya, kung tatapat ba talaga siya sa Ronix natin. So ayan. Yan 10mm tsaka 13mm. So ayan, 10mm yan. Tapos yung isa is 13mm. Yung isa 12, yung isa 13. Then magbibilog sana ako guys, kaso hindi ko na tinuloy. Nag-drill na lang ako nyan. Tapos yung pampalaki, hindi ko alam kung ano tawag, nakalimutan ko. So eto guys, mag-start na tayo mag-test. Kung mapansin nyo yung malaking screw, pinokpo ko na ron ng konti. Start tayo sa 1/2 inch. So yan, kung mapansin nyo guys, bumuo na kagad. And then itong pangalawa is ayan, bumuo na rin. And then itong pangatlo, yung medyo makapal. So medyo ano siya, nahihirapan ako guys kasi masyadong matigas yung kahoy, mataba siya. So hindi ko, kailangan ko siyang itulak talaga para hindi mag dumulas dun sa may cross yung ating screw. Yan, kailangan ko talaga siyang diinan guys kasi dumudulas yung ano, yung positive na screw kasi nga matigas yung ating kahoy. So ayan,
Okay na tayo. And then next is yung ating 1/8 ba yan na 1/8 na drill, pang kahoy tsaka pang metal. Testingan na rin natin dito. Tsaka yung pampalaki ng ano, hindi ko alam. So ayan muna. So guys, meron siyang lock function guys, ha? Parang isa mga DeWalt na mga ano, basta yung mga DeWalt may mga lock, may lock function siya guys, para hindi dumulas yung bit natin. Okay, so yung pabalik siya yung lock. So butasin na natin. So ayan guys, butas na rin siya. Isa pa. Matigas yung kahoy na yan, kaya hinayaan ko na lang yung drill magtrabaho. Hindi ko na tinulak. O butas din naman eh. So next is yung ating yan, yung pampalaki na hindi malaman. So ayan, sa ikpit nga nung guys nung lock, medyo mahirap siyang matanggal. Kailangan talaga pigilin yung ano. Nagkaroon na nga ako ng paltos dyan eh. So ayan, pampalaki ng butas. So okay naman, nakabutas naman tayo ng malaki-laki. So ayan, isang 1/8 tsaka isang hanggang 12mm ba yan o 13mm? Parang 13mm ata yan yung dulo niya. So ayan, and then ngayon ayan sana, testingin ko sana yan. Kaso lang guys, nawala yung video ko niyan, yung 1/8 ko na bumaluktot. Papakita ko na lang sa inyo na baluktot na yan mamaya, yung ano na yan, yung 1/8. Yan yung ginagamit ko sa pambutas ng semento. So bibili na lang uli ako. Yan yung sa mga ginagamit sa bahay, 1/8. So eto guys, magtesting ngayon tayo ng 10mm dito sa semento. 10mm to guys, ha, mahirap-hirap to. Medyo pag mahina yung drill mo guys is hindi niya kakayanin. So testingan natin. Then nilagyan ko siya ng konting ano, hindi siya kaya ng one hand lang kasi nga sobrang taba nung bit. Kailangan talagang samahan mo ng ano, samahan mo ng medyo konting puwersa. Pwersahan nyo guys, ha, pinwersa ko talaga yung drill na yan. Hanggang dun sa pinakamalaki na po pwedeng isalpak dyan. Yan yung ano, ginawa ko. So next is yung 13mm. So ayan, pinakita ko kung paano tanggalin. So eto na nga guys, ayang 1/8 ko na yan is bumaluktot, yan yung sinasabi ko sa inyo, bumaluktot siya kasi nga pinuwersa ko. Nga pinapuwersa ko talaga eh. So ang gagamitin na lang natin guys is yung 13mm. Tignan natin kung kakayanin, kung hihinto ba siya. So ayan, nuulit ko guys, drill to, hindi wrench. Okay, may nakita kasi ako sa YouTube na ginawa niyang wrench to. Pwede naman siya. Kaso lang talagang pang drill talaga to. Meron tayong tinatawag na cordless wrench talaga. So ayan, 13mm yun. Guys, yung chuck, in-adjust ko yan ha, kasi medyo dikit dun sa ano, medyo dikit dun sa clutch niya. So in-adjust natin siya. So ayan. Okay.
Okay na okay siya guys. Magandang maganda tong drill na to. Pwedeng pamalit sa Ronix natin. Okay, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat.